Part 2 ng tendon lengthening, yung based from my own experience. Kasi nabasa ko doon sa Google na isipin mo sa ganung part, kung magkapangalan kami ni Jordan, kasi si Michael Jeffrey, ako Jeffrey. Yung kay Kobe, yung Achilles surgery ni Kobe, tsaka yung akin, halos magkapareho. Kasi yung Achilles ko rin yung, Achilles ko rin yung, kung inayos. So, in that regard, halos magkapareho kami ni Kobe Bryant. Well, thank you Lord. At least, meron akong, although, hindi ko naman sinasabi, although, medyo negative yung similarities namin ni Kobe kasi operasyon yun eh. Di ba? So, at least meron akong related experiences with my basketball idols, my idols in life. Eh, yun eh, maganda na. So, Achilles ko pala yung nadali. Based dun sa experience ko, gratis nga kasi libre siya. So, nagpapa-check up ako nun sa Manila Doctors. So, dinadala ako sa Manila Doctors. Diyos ko, ano-ano ginagagawa sa akin ng doktor. Pinupukpuk yung tuhod. Ini-stretch yung pa ako. Tapos may mga, kasi bata pa ako, ano-ano sinasabi sa mga magulang mo. Eh, hindi ko naman, ano, gawa ng bata lang ako eh. So, bata lang ako, tapos alam mo naman tong nanay ko, puro, siyempre, bata ako, so, buti kung ngayon nangyari yun, di ba, bata ako nun, so, anong magagawa ako nun, di ba, so, okay, yung date ng operation ko is June 10, okay, so, katatapos ko lang mag 7, katatapos lang ng birthday ko nun, birthday ko June 2 eh, so, After my 7th birthday, kumbaga, in-schedule na yung operation ko, June 10, 1987, ng umaga, siguro mga 9 o 10 ng umaga, nasa, ano na ako, operating room na ako. And, siguro, 8:30 o 7:30 pa lang o 8 na sa dinala na ako sa operating room for that kasi mayroon pang anesthetic procedure. So experience ko lang noon medyo ilang buwan din kami nasa ospital eh. isang buwan kalahati rin ako nasa ospital, and then pag-uwi ko ng bahay nakahiga lang ako sa folding bed. Pinakakain lang ako ni Sinang, sinusubuan. Binubuhat. Pero sabi kasi wag daw ako masyadong malikot dahil mamamaga daw yung hiwa, ganito, ganyan. Meron nga nung tinanggal yung cast. Sa gabi siya masakit. Ramdam ko yung sakit niya kasi tinatry kong mag-force eh. Napoforce siguro ako nung bata ko. Tinatry ko siyang lagyan ng force kahit na masakit, sobra. Pero never would I have known na yung procedure na to is makakapag-propel sa akin para mag-basketball, magawa yung mga nagagawa ko ngayon. May makalakad, di ba? Makalakad nung hindi yung nakaangat yung paa, yung nakaganon, para nakatiptoe. Hindi, yung lakad ko is nakalapat, tabingi nga lang. Yun yung hindi na naayos. Ayun lang. Kaya malaki rin pasalamat ko. Pero ang hirap nung tiniis ko na yun. Tapos may tuli pa. Sa mga, medyo censored yung tuli. Sa mga lalaki, yung circumcised sabay. So, dalawang paa, tsaka sabay tuli. So, 7 years old ako nung tinuli. Sabi nga ni mama, buti tinuli nung inoperahan ka sabay tuli kasi hindi nagpatuli baka mahihirapan tayong patulian ka. Siguro matagal ka pang support. Kung alam mo namang hirap ako sa mga ganun, 'di ba? Mabunutan nga ng ipin eh. Mahirap na. So, 'yun lang. Tiniis ko lahat 'yun. I mean, nalaman ko lang yung operasyon ko na 'yun. Dinedetalye ko lang na operahan na.
ano yun, sagana ako sa Ponstant nun. Pagka masakit, daw inom akong Ponstant, pain reliever lang. May time nga nun, ano eh, tinatanggal sa umaga yung cast. Naglalakad ako sa bahay. Nalala ko, nakahawa ko kay Sinang kasi pinilit kong maglakad kasi gusto kong maglakad. Kahit na nadadapa, minsan may mga gasgas na ako sa tuhod. Around the house lang. Gusto ko talaga maglakad. Promise. Kasi yun na yung time na nagkaka-interest na ako mag-basketball. Gusto kong maglaro. Kasi nakikita ko yung mga tito ko nanonood ng PBA, nanonood ng NBA. At yun yung first na nakita ko si Jordan. Kaya talagang pinili ko maglakad kasi gusto ko mag-basketball. Yung alam niyo yung nagpabili nga ako kay Papa nung yung court na yung pinapako lang tapos may nakalagay Alaska yung team ng PBA. Minsan sinasalpakan ko pa nga yun. Although mababa lang naman yun, talaga nag-i-imagine ako dumadang ako. Minsan nakadila pa nga ako eh. So yun yung isa sa motivation ko ba't nagpa-practice akong maglakad dahil gusto ko nung maglaro. Siguro ganun na ako ka-obsessed nun sa basketball kaya gusto ko rin. May time nga binababad pa sa main na tubig ko tapos yung inaano ni Sinang nun, tinuruan si Sinang ni stretch. Yung ginaganon talaga yung ano ko parang ini-stretch, sinamasahe. Si Sinang lang ini-stretch lang pero masakit na. Yun yung hirap na tiniis ko dun sa ano kaya nung makita ko yung ginagawa do sa surgery parang mangiyak-ngiyak ako kasi parang na-experience ko nga yun kaso may anesthesia lang kaya hindi ko na necessarily nakita yung ginagawa sa akin. Iyak ako dahil na-experience ko lahat. Gano'ng kasakit. Umiyak din ako dahil thankful dahil kung ano na ako ngayon, di ba? Pasensya na kung may luha na, but yun lang yun. So isipin nyo, kahit gratis yun, yung gasolina ng sasakyan, tapos bumili pa ng folding bed para lang, di ba? Tapos tinatakot pa nga nila ako noon, yung para daw may pilot, yung ilalagay sa ganito. Eh yun na nga yun, para lang talaga makatulog ka, anesthesia. Sabi ko nga, ayoko magpo-opera kasi masakit. Hindi, matutulog ka lang. Pagagising mo, tapos na. Basta naalala ko lang noon. Umiyak na ako dahil masakit. Yung pala kasi may sabay tuli. Tsaka parang talagang inayos yung aking Achilles. Tapos, inano rin yung ano ko. Kasi minsan nakaka-apekto rin pala sa ano yun eh. Sa likod, sa lower back. So, minsan pag ginagalaw din yung lower back ko, masakit din. Doon pala sila kumuha ng ano eh, ng kumbaga medyo na-adjust din yung lower back ko dahil doon sa tendon length ni binalance. Kaya pala bawal akong tumaba. Kasi kasama yung lower back. Masarap kumain eh. So, sinishare ko lang sa mga ka-PW ng Bacoor na yung mga experience ko, na-operahan ako. So, kay Roan, hindi kita tinatakot. Kung ma-opera, kung ano, talagang kailangan mo minsan magpa-opera para mapabuti ka. Masasaktan ka nga lang sa una, pero later on, ikaw man yung, sipin mo na lang kung hindi ako nagpa-opera, di ba? Ano na kayang nangyari sa akin? What if kung hindi natuloy yon? So, yung tendon lengthen, isa yun sa pinaka tiniis ko kasi dalawang paa tapos meron pang tuling sabay so sinishare ko lang kung gaano kasakit na parang sinino lang eh kumbaga pinahaba lang yung tendon mo kasi yung tendons ko pala nung ipinanganak ako contracted maigse so ang ginawa is pinaano siya niluwagan siya pinahaba niluwagan may sabihin pinahaba so yun lang. Last vlog na to. Thank you. If you want to subscribe, just hit the subscribe button. Thank you.